Woe unto them that are wise in their own eyes and prudent in their own sight. Woe unto them that are mighty to drink wine and men of strength to mingle strong drink. Which justify the wicked for reward and take away the righteousness of the righteous from him. Therefore, as the fire devoureth the stubble and the flame consumeth the chaff, so their root shall be as rottenness, and their blossom shall go up as dust. Because as they have cast away the law of the Lord of hosts, and despised the word of the Holy One of Israel. Therefore is the anger of the Lord kindled against his people, and he has stretched forth his hand against them, and has smitten them, and the hills did tremble, and their carcasses were torn in the midst of the streets. For all this his anger is not turned away, but his hand is stretched out still. He will lift up again an ensign to the nations from far, and will hasten to them from the end of the earth, and behold, they shall come with speed swiftly. None shall be weary nor stumble among them, none shall slumber nor sleep, neither shall the girdle of their loins be loose, nor the latchets of their shoes be broken. Whose arrows are sharp and all their bows bent, their horses' hoofs shall be counted like flint, and their wheels like a whirlwind. Their roaring shall be like a lion, they shall roar like young lions. Yea, they shall roar, and lay hold of the prey, and shall carry it away safe, and none shall deliver it. And in that day they shall roar against them like the roaring of the sea, and if one look unto the land, behold, darkness and sorrow, and the light is darkened in the heavens thereof. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. We pray, bumuna sa amin. Mga ipong Kristiyano, Lord, they consider Book of Isaiah na mahirap pagtindihin, but bigay po kayo ng biyaya sa amin. Hindi naman mahirap ang yun kung alam namin ang context. And but especially yung mensahe na special dito sa chapter 5, Panginoon, nawa ay hindi pa ang puso't isipan. Dahil ito po yung mabigat, ang dating po nito, mayroon din mga confusion na possible na mangyari dito pag hindi alam yung, again, context ng Bible. So, I pray, kayo pumanguna sa amin. Salamat po, Lord, sa aming bisita, Lord. Masama naman namin siya. Salamat, ligtas na po siya. Matindihan po rin yung mga katotohanan na ngayon po ay mayahayag. So, yun naman po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. So, medyo na madali ako kasi gabi na. Maganda naman paggabi na wala lang ang gagawin, di ba? Kaya pwede magpaggabi pa. Ikaw ba? Gagawin ka pa ba? Okay, sige, mga alas 11 tayo, okay lang? Actually, ganun oras na ako, hindi lang, uuwi ako nito. Anyway, good evening ulit sa lahat. Ang title po nito, medyo hawak kayo sa upuan niya. Ano nga ba yun? Thank you, Kuya Stephen. Sabi sa 7 yun, di ba? Sabi doon, yung nabanggit po yung piano dito eh. Kaya mabigat to. Ito, 14, no? Kaya ang title po natin ngayong gabi is Burning Anger Over the Favored That's Gone Wild. Medyo mahaba na, ulitin ko ha. Burning anger. Alam nyo, anger, galit. Pag nagliliyab na galit, hindi lang basta galit yung galit na galit. Okay? Malinaw. Pero sino yung kinagalitan ng Diyos dito? Ito yung mga pinaburan. Ano yung pinaburan? Mga parang anak ko minsan, sarap ng buhay. Hindi lang sinangayunan. Pag favored, isa yun. Pero imagine mo, mamaya madahanan natin yan. Basta yung parang in-spoiled mo, mahal na mahal mo, yan. Mamaya, mayroon tayo ano dyan, yung vineyard. Dito ka, burning anger over the favored that's gone wild. Okay? So, yung iba, kaya yung mga anak natin, binibigyan natin ng maayos na pagkain, ng bahay, para makita nila yung kaayusan, di ba? Hindi nila gugustuhin yung magulong buhay. So, pag nasampulan nila yan, sabi nga sa inyo, pag yung bata daw, sanay sa malinis,
Ito man, nasa ubahan naman. Pero ito, tinitrain ko rin yung mga anak ko. Nasa na sila sa malinis, mabango, diba? Masa pag soul winning tayo, ang arte naman. So kaya nga, sakripisyo yun eh, diba? Ihandaan nyo yung sikmura nyo. Saka, hindi naman pwedeng masyado kayo maarte. Ayoko rin naman ganun kayo. Amen? Amen. Hindi naman lagi yun, hindi naman matulog dun eh. Kaya yung mga, imagine nyo, kung yung, balik-balik tayo sa mga anak, pero mamaya yung vineyard. Unahin ko na yung mga bata, no? Imagine nyo, kunwari, sino spoiled dito? Ate March, may ka bang anak na spoiled? Si Richie. Si Richie. Hindi ba si, sino pa? Ikaw, hindi ka spoiled. Imagine mo si Richie. Di pinapabaw, pinapakain, di ba? Minsan ikaw na lang kakain ka, siya, gutom ka, siya, punahin mo pa siya, di ba? Tapos, nag-aral, pinaglalaba, pinapakain. Pag mainit, pinapaypayan mo pa, parang hari, no? Kaya parang hari kayo dito, eh. Naka-aircon pa kayo. Nakabas ba yan? Hindi. Hindi. Saan ang ginawa ni Richie? Ano pa bang spoiled? Ano yung spoiled? Kain-kain lang, pag ano, aral, kain-tulog, load-load lang ng ano, cellphone-cellphone. Sa bandang huli, binastos pa kayo, ano natin, ganun, di ba? Nag-addict-addict pa, may mga ganyang kwento eh. Mga Jeff Hawks kasi, pag hindi pinaaral ng, pinalaki ng maayos, hindi naturoan ang salita ng Diyos, ayun. So, anong gagawin mo nun? Matutuwa ka ba? Kunwari, si Risa naman, at least hindi mo binaby, pero naging loko, kunwari lang ha, Risa na. Naging loko-loko din, kunwari lang. Kanino ka mas galit? Doon sa pinabura mo, kaya yung title ulit natin ha. Ano ko lang yung pinaprump ko lang ngayon. Kasi matindi nga ito. Ulitin ko, burning anger over the favor that gone wild. That's gone wild. Okay? Tagalog, nagliliyab na galit sa mga pinaburan na siya din namang nag, ano yung wild? Nag-isuwail o naloko na. Ibig sabihin, nasira ulo or nasobrahan or nagwala. Yan ang term na dala si Pastor. Nagwala. Nagloko. Nagwala. Dati, hindi ko maintindihan yun. Nagwala lang ko. Nagwala. Yung nagwawala. Pero yung mga Kristiyano daw, kasi nga, parang nagwala. Yung, anong ginawa? Kristiyano ba to? May ginawang mali. Okay? Hindi lang mali. Talagang maling mali. Okay? So, yun na. Ha? Na ano ko na kayo? Pusigaw na ako ngayon. Hindi naman. So, context po natin. So, alam nyo na po yung ano, no? Balikan lagi natin, no? So again, 66 books to, 66 chapter. Nakakailan na tayo kasi hinati po yung chapter 1, no? Lima na. So again, ha? Number 1 is reason with God. Number 2 or 1B is restore thy judges. So ito pa lang, nakikita na natin yung ano sa kanila, parusa, tsaka yung impending judgment or danger. Kaya yung restore the judgment, ay the judges, ito yung picture ng maganda. At yung mga hindi maganda na banggit din natin dyan. Okay? And then, yung sa chapter 2 naman, wherein is man accounted of. So, negative na rin po yan. Ibig sabihin, talagang saan ba titimbangin ng tao. Tapos natin yon. And then, lalo na itong video natin na to, parang ayaw ng ano, YouTube eh. Hindi yung may hindi nag-increase eh yung views. Kaya view nyo lalo ah. Yung title yung chapter 3, Jerusalem is ruined. Subtitle, Marks of a Fallen State. Okay, nalala nyo yung mga babae na dating malandi, maarte. Pag dumating ang judgment ng Diyos, yung kaartehan nyo, ubos yan. Okay?
May pera ka, pakulot. Pagkatapos magpakulot, di ka kontento. Papastrate, pakulot, pastrate, pakulay, green, violet, kung ano man yan. Landi mo. Puro kasarili. Puro pakiyot. Ganun yung pinipicture nun. And then, bandang uli, pag pinarosahan na sila, kalbo. At marami pang binanggit. Kaya matindi po yung judgment ng Diyos. Ngayon, pang huli, last week, ito po yung medyo komplikado rin. Binanoto ko ito eh. Ayat natin last week, for them that are escape of Israel. So medyo may magandang pangitain kasi hindi naman lahat sila patay. Hindi naman sila lahat unbeliever. Hindi naman sila lahat ay paparusahan. Though damay-damay na yan, pero may mga kaligtas. At nabanggit din natin yung parallel na sa atin, no? And then, ang subtitle ng Purge by the Spirit of Judgment. Ibig sabihin, kaya naman, kahit isang, na, isang pamilya kayo, loko-loko yung mga kapatid mo, pero ikaw, pwede kang maalisin dun. At ganun nga tayo exactly. Ngayon po, yung mga churches ngayon ay napaka-compromising iba, karamedya, kunwaring church lang. And even among Baptists, ang dami na rin, pakit-pakit lang. So, huhusga ng Diyos yun. Ikaw, makikita mo yun kung alam mong kalooban ng Diyos, tapos nakikita mo yung ginagawa ng iba, or ikaw, alam mo darating na yung judgment eh. So, pero dapat umalis ka dun. Okay? So, yun po yun. Kaya ngayon, ito na. Walang positive dito. Actually, puro talagang negative, pero maganda dito, pwede natin gamitin itong matuto tayo. Amen? Mabanggit natin ngayon, puro negative, pero matuto ka dito. Hindi yung, makikita na, i-imagine natin yung sarili natin kung sakali na naging ganito ka. Okay? Or yung iba, nakikita mo, ganito, huwag mo nang gayahin. Okay, so ulitin-ulit natin, saglit lang to. Sabi siya, alas 11 tayo, di ba? So, now will I sing. Yung unang mo mapansin dito, nagbago yung tema. Pero again, style lang po yan ng scripture, no? Kahit sinong magaling magpahayag ng katotohanan or kung ano man yan. Mga style po yan. So, nagkwento siya, nag-post, nagkwento siya muna. Okay? So, mamaya. Sige, kwentuhan muna tayo. Meron daw isa siyang pinakamamahal. At yung pinakamamahal niya, may kanta. At napag-usapan, yung isa pang minamahal. May dalawa po actually, yung well-beloved and beloved, dalawang magka-separate yan. May kita natin kung sino yan namin. Kung kanino hinahalong tulad. So, kakanta raw siya, yung kanyang well-beloved, a song of my beloved, touching his vineyard. Ito na, pag sinabi touching pala, isa na parang may kinalaman doon. Ganun lang ha. Ginagamit niya kahit ngayon. Ito na. So, my well-beloved had a vineyard. Yung isang well-beloved niya, my vineyard. Pag vineyard, ito po ay taniman ng mga grapes. At kahit po ngayon, alala ko na naglalo sa akin na 500, isang ano, tinapong ko lang kasi hindi na umiinom ng alak eh. Pero, ba't ang mahal nun? Kasi, yung proseso, ganyan, tsaka yung mga makamundo, mahilig dyan. At yung iba rin, tayo, okay lang sa akin grapes, okay, juice. Okay, sarap yan. So anyway, pag ikaw ay nag-set up ng vineyard, gusto mo, anong gagawin mo sa vineyard? Anong gusto mo mangyari sa vineyard? Ito ay lumago, no? So ako po ay medyo nagtatanim ng konti lang naman. Excuse me. Ang mahirap magtanim, lalo pag di ka marunong, di ba lang mangyayari. So may mga tinanim po ako, hindi nagbubunga, pinutol ko eh, ang nakakaasar eh. Hindi ko, pinalitan ko na lang. So tama yun, no? So hindi lang to vineyard na isa, dalawa, malaki po ito, malawak. Kung isabihin nun, mag-invest ka dyan, gagastos ka dyan. Okay, sabi dyan, fruitful. In a fruitful hill. So, sabihin, again, hindi po pare-pareho ng lote. Excuse me, ha. So, yung ibang lote,
Hindi magandang tanim ha, kasi baka bato-bato, ganyan-ganyan. Yung mga tinatawag na ganyan, na lugar na mataba yung, ano, so imagine nyo yun ha, lahat ito puro pabor eh. So nag-set up siya sa magandang lugar, mabung, ano tawag ito, mataba. Dahil gusto niyang maging maayos yun, ang ginawa niya, he fenced it, okay, nilagyan niya ng bakod, hindi lang basta tanim. Alam niya pag walang bakod yan, anong gagawin? Parang isa alala natin, yung kambing, kinain yung gusto niyang kainin doon. Pero may bakod yun, di basta-basta, matutungtungan, di ba? Nakainin, pepestihin, ganun po yan, ha? Manakawin. Binakura niya, nakita niya na, iniingatan niya. And gathered out stones thereof. So inalis-alis niya pa yung mga bato. Ay, gaano kahirap yun? Isa-isa niya, kasi alam niya yung mga bato, hindi yan maganda sa mga fruit-bearing tree. Okay, hindi niya gusto yan. And planted it with the choicest vine. So, naalala ko, nagtanim ako ng kalamansi. Basta na lang eh. Tumubo na, mga kaso, hindi nagbunga. Pero sila, may inaalam pa nilang yung magandang buto. At yung iba, may mga magandang klase pa. Okay? Sabi kasi yung paborito kong bara ko, magandang klase yan eh. Hindi, lahat ng halaman ay pare-pareho. Depende yan sa pedigree or kung ano man tawag nila dyan. Ang tawag nila dyan. Sa magandang lahi ng species. So, pinili daw ng well-beloved yung pinakamagandang lugar. Nilagyan ng magandang, maayos na fence para hindi siya tungtungan, manakawan, or mapeste. At inalisan niya ng mga bato. Pinili niya hindi basta-basta yung magandang klase ng buto at vine, no? And build a tower in the midst of it. So, sabi ko siya, malaki to eh. So, yung tower, pwedeng suporta yan sa halaman, o pwede rin namang may nagbabantay pa dun, diba? Para walang magnanakaw. Dahil sa kahit sa probinsya, ganyan po yan, nanakawan yan. Pag di mo binantayan. Okay? And they also made the wine press. Ano yung wine press? Ito po yung pigaan. So, bakit di nila siya nagpapiga? Ba't di nila niya binenta yung grapes? So, obviously, ang gusto niya talagang magkaroon ito, yung wine niya, no? At ang nakikita ko dito, bakit andun mismo? Ba't hindi sa labas? Kasi nga, para ma-fresh, di ba? Pagka-ani, mapaproseso na agad. Okay? And he looked that it should bring forth grapes. Ibig sabihin lang na talagang gusto niya sinisigurado niya na ito ay magbubunga. May mga mababanggit mamaya, no? And it brought forth, ito na. So gusto niya, grapes. Ano daw yung tumubo? Wild grape, o grapes naman eh. Kaso magkaiba yun. Kaya naalala ko lang naman yun sa ano, iba-iba po ang klase ng mga halaman din. Kasi sa baras po, no? Nadadaan tayo madalas dun eh. Dati nakabili kami. Ang mura naman ito. Kalahati lang yung presyo. Idol maasin, mamatabang. Eh, kakain ka nila ng grapes. Ba't kakain ng ganun? Diba? Tapos naarawan pa dun. So, but anyway, ano pa yung alam nyo mga, no? Hindi pare-pareho kahit yung mangga, saging. Ano pinakamagandang saging? Lakatan? Latundan? Ano yung pinakamaganda? Yun, ano tawag doon? Hindi lakatan yun. Yung pinakamaganda, binibenta 7-11. Hindi nyo alam. Bagay, lahat naman yan ay mga GMO na yan eh. Pero tawag doon is, nakalimutan ko. Pinangalan sa scientist na nakadiscover ng sino ba yun? Basta, yun. Tanong nyo kay 7-Eleven. Kalimutan ko. Scavendish. Basta ganun. Katunog nun. Diba? Sobrang ganda. So, yun. Sa grapes naman, namili siya ng magandang grapes. And of course, haasahan niya, maayos yung tutubo. Ngayon, posible ba yun na tinanim mong
ay maayos, yung tumubo hindi maayos. Parang hindi, di ba? Pero pwede rin yun eh. May something. Ewan ko, baka may... Hindi, maganda nga rin daw yung lupa eh. Kaya nga actually, ano to eh, parable to, no? Ito yung parang imposible eh. Pero nangyari. Kasi nga, hinahalin tulad niya. Mamaya, sino kaya yung vineyard na yun? Tingnan natin. And now, oh, inhabitants of Jerusalem. Sino natin sa Jerusalem? Mga Hudyo, Israelite. Pero ang panahon nito, mga Hudyo na mainly. Pero still, parte yun ng Israel eh. And men of Judah, judge, I pray you betwixt me and my vineyard. So medyo nag-shift siya. Kanina, may kinukwento lang siya, pero ngayon, siya na yung may vineyard. So siya yung Diyos, sabi ko na. Yung Diyos, yung vineyard, ama, sabihin rin naman mamaya eh. Yung vineyard, yung Israel o yung Judah. Basta yung people of God. Kasi sabi daw, ikaw yung magusga. Kasi pabigat ng pabigat to eh. Minsan ang ayaw mo minsan sabihin, hoy, mali ka, hoy, tamad ka. Minsan ayaw mo nang sabihin, ikaw nang magsabi nga sa'yo. Ano yung mga style minsan dyan, kahit mga boss, ganyan, gagaling eh. Hindi na pakita yung gawa mo. Kunwari, kunwari lang, Stephen. Pinag-map ko dito. And dumi pa. Eh, ang sabihin ko, dumi pa. Hindi naman eh. Eh, kung talagang madumi. Ano sabihin ko, Stephen? O, tingnan mo nga yan. Bakit? Di mo nakikita? Hindi, tingnan mo, ikaw yung magusga. Anong klaseng ginawa mo dyan? Anong nasa utak mo? Bakit pinunasan mo? Lalo dumumi. Yung ganyan pag hindi marunong. Kaya mga minsan nagmamadali. Okay? Ay, basa nyo nga pa yung 4. Ready? Go. What would have then gone more to my vineyard that I have not done in it? Wherefore, when I look that you should bring forth grapes, okay, ginawa niya na. Alam, kita niyo kanina. Lahat ginawa niya, lahat ginawa niya. Nilagyan ng fence. Maayos. Ang mataba ang lupa. Lahat na. Kaya tanong niya ngayon, ano bang pwedeng gawin? Kung ginawa mo na lahat, ano bang pwede mong gawin? Ano bang dapat mong gawin? At ano bang hihingi niyo? Kung anak na naman, balik tayo sa mga anak ha. Pinag-aral mo na, pinakain mo na, binihisan mo na, tinuruan mo na. Minsan may laro, siyempre. Ano ba? Ay, gusto ko rin ganito eh. Tindi mo naman. Ay, sa mga member minsan. Lahat na. Binigay para lang maging maayos. Na mananampalataya. Pwedeng pakiano, nainitan ako. Nag-iinit pa tayo dito eh. Ano bang pwede kong gawin? Ikaw magsabi. Gagawin ko. So kasi dapat talaga maayos yung bunga niya, hindi maayos. Kaya sabi dito, anong gagawin ko na ngayon doon? Eh wala na akong ibang pwedeng gawin para maging maayos. Ginawa ko na eh. Anong gagawin ko? Sige nga. Sinabi ko sa kanya nina, pag nakikita ko na, asal lang ako eh. Nalagyan pataba, didiligan mo, wala. Yung kabila, yung isang binili, talagang tumutubo, ang dami na siya, wala. Anong gagawin ko doon? Bayaan ko lang, didiligan ko pa rin. Ha? Asal ka na nga pag dinidiligan mo eh. Eh sabi ng Diyos ito, now go to, I will tell you what I will do to my vineyard. I will take away the hedge thereof. Diba? Eh walang pakinabang eh. Ang gusto ko grapes, naging wild grapes. Aalisin una po yung bakod. Bakit? Kasi pwede mong pakinabangan yun. Tsaka yun, walang pakinabang yung bakod eh. Siguro yun, yun ang unang kaasaran mo eh. At anong mangyayari doon? Pag inalis mo yung bakod, ayan na nga, kakainin ng kambing, kung ano man doon, mga hayop, baka. Noong una, hindi sila nakapasok doon. Pero bayaan mo na nga yan. Walang silbi. Imagine nyo po yung sarili nyo, ha? Kung sakaling ang Diyos ay magalit sa atin dahil sa ginagawa natin o hindi natin ginagawa. Amen? Kasi ang tinag-uusapan ni po, people of God, mamaya ako
itatakil yung kalituhan dito. No? Sabihin ko na nga. So people of God, malinaw po ngayon ang hindi lahat ng Israel ligtas. Pero as a whole, pinipicture nila people of God. Kaya yung impyerno po dito, obviously pwede po itong i-apply sa impyernong impyerno. Pero pwede rin ito yung sabihin na paghihirap or later, alam nyo naman nangyari sa Judah, di ba? Insinunog sila eh. So pwede po yung pareho, i-apply nyo lang sa tama. Okay? Kaya ito na, kung ikaw ay yan, katulad ko na, may anak ako, may member tayo na lahat, ginagawa mo na, ang tigas pa rin ng ulo. Anong gagawin mo doon? Aalisin mo na yon, di mo nakakamustahin, di mo nakapanalangin. Di ba, alam nyo ba yung ibang bata, pag matigas talaga ulo, na ginagawa? Bukod sa palo, pag hindi na kaya ng palo, ba't alam mo? Ito yung kasi, sakit na sa mata itong anak ko nito. Umuwi ka ng probinsya, doon ka na sa lolo mong pag loko-loko ka, yayariin ka nun. Di ba? Minsan ganun eh. So, aalisin mo yung protection sa kanya. Bahala ka na! Kainin ka, masira ka. And I will lay it waste. So, hindi ko na nga hintayin. Ako na mismo sisira dun. It shall not be pruned. Babayaan mo na. Pag prune po, ito yung ginagawa. Para lalong magbunga. Totoo po yan. Ako napansin ko yung pag hindi ko ginugupitan, lalo siya namamatay. Pero pag ginugupit-gupitan mo siya, yung tamang gupit lang, lalo siyang nagbabranch. Totoo po yan. So ganun to. Pag ganun ka, hindi ka na pinuprun, anong application sa atin nun? Hindi ka na pinapagalitan, hindi ka na kinakamusta, hindi ka na pinapansin. Ayaw mo kasing makinig eh. Ngayon, sige, huwag ka nang hindi ka na papansin. Anong mangyayari sa'yo? Mapapabayaan ka doon. Hindi ka matututo. Makikita mo na lang iba, natututo na, lumalago na ikaw, wala. At ano pa yung mga hindi niya gagawin daw, nor bidig. So yan, kaya minsan yung lupa kasi medyo tumitigas yan eh. Kaya ang ginagawa ko din minsan, ginaganong-ganong ko, para magkaroon ng konting space, yung hangin. Ano ba? So magkakaroon daw yan ng mga ano yung briars, naalala nyo pa yan, medyo pareho yung briars or thorns. Ito po yung mga pesting halaman, may ganyan. Ako, meron ako dyan, hindi ko alam saan ang galing. Ginagawa niya, pinupulupotan niya yung ibang halaman, hindi nahirapan yung ibang halaman. So kasi nga hindi minimaintain. Ganun din kayo, yung mga young people, hindi na kayo nag-church, hindi na kayo nakakamusta. Yung grace nyo, hindi kinakamusta. Yung nakakamusta yung grace ko, na-opened ako eh. Naalala ko mag-aral tuloy, nga nga pumunta sa church eh. Kinakamusta yung pati-ngipin ko po naman, pastor, pinapansin mo. Trabaho ko, pinapansin mo. Kinakamusta lang eh. Pag ayaw mo, lapapahama ka. Amen. I will also, ito yung matindi. Talagang ano lang ito eh, parable. Pero posible lalo sa Diyos, posible niyang gawin to. So sabi ko sa inyo kanina, dilig-dilig, di ba? Pag hindi mo diniligan, patay yun. Ito matindi, sabi niya, I will also command the clouds that they rain no more. Kapanit. So kasi ibang halaman po actually, mabubuhay yan sa ulan lang. Kahit minsan, dalawang linggo di umulan, isang beso umulan, buhay pa rin yung ibang halaman, ha? Lalo pag nasa labas. Pero ito talagang, nagalit siya. Hindi niya napapanggang mamatay ka na, parang ganun. Okay? Bakit? Yan na, for the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel. Yun na. Ang tinutukoy niya dito yung Israel na nag-rebuilding nga sa kanya, and the men of Judah, his pleasant plant. Mahal niya yung plant na yun eh. Kaso pag ayaw talaga, mababayaan niya. Ganon din tayo. So anong sabihin nun? Paano sabing natigas yung ulo ng Judah, buhay naman sila. Actually, noong mga time na ito, nag-sacrifice pa rin yung mga yan eh. Parang mga churches din yan, may church pa naman, may Bible pa naman, may meeting pa naman. Ito sabi, he looked for judgment but behold oppression, baliktad. Ito na, mag-umpisa yung matindi. Ganito yan ang Diyos kasi, banal. Tinuturuan ka nga niya na maayos. So syempre, pag tinuruan mo na maayos, magsipag ka. Ito yung pag-isipag ha, ganito mag-isip, ganito magbuhay, magsalita, magdamit, ganito yan ha, tinuturuan ka eh.
sa tinuturo sa kanila, judgment na maayos. Okay, tayo dito, kaya tayo puro Bible eh. Pero nakita niya, ano yung oppression? Alam niyo yung oppression? Matindi. Ibig sabihin, hindi lang masama. Ang madalas ang ino-oppress po yung mahirap, either mahirap o yung mga walang kakayanan. Gagawin mo ba yung ikaw yung malakas, matalino, mayaman, yayariin mo pa yung mahirap? Sira na ulo mo nun. Pero nangyayari yun sa atin at sa kanila. So, by the way, yung gusto ko sabihin pala dito, ha? Imagine nyo ito, maginabasa nyo rin. Kasi minsan pag nagbabasa tayo ng Bible, baliktad tayo parang Israel yan. Yung iba kasi ganun eh. Kaya hindi na tinatouch yung Isaiah. Ang tinatouch nila Israel. Basta gusto, yung lagi nilang naalala na kay David and then Solomon. Yun na. Kaya hindi na tapos na yung kwento eh. So mga loko-loko to. And for righteousness, gusto niya maging maayos sila. But behold, a cry. Ano yung cry? Hindi na sinabi dito, pero imagine nyo ano yun. Pag sinabing righteous, kasi matutuwa yung mga tao pag maayos tayo, mamalakad, yung ating, di ba? Kung nga dito, natuwa kayo, salamat, San Mateo, ay pantay na pantay yung kalsada, pantay na pantay, sarap naman dito, San Mateo. Di ba? O kaya, ano pang ginagang gobyerno dapat? Walang bag na nakaw dito. Maayos, di ba? Tanong nyo yung mga kapitbahay namin. Hindi daw, marami lang magnanakaw dito. Pati kuntado, nalala, pambihira no. So, ang kaya, sino yung ihiyaw? Ayun yung idol yun, ha? Nanakawan ng kuntado. O, yung ino-oppress nga. So, hindi gusto ng Diyos yun. Lalo sa kanila, dahing mayaman na sa kanila, pag binasa yung Bible, yung iba, yaman eh. Tapos, bakit may mamatay sa gutom, di ba? Kahit sa panahon natin ngayon eh. Di mo imagine nyo, sabi nga sa US daw, tinatapo nila tonetolelada everyday. Na sayang lang, kasi nga, ano sila eh, malakas sila mag-produce. So, saan nga, punta yun, dapat wala na maugutom. Pero ba't may naugutom? Kasi may mga loko-loko. So, tapusin natin to, ha? Nasa 8 pa lang tayo, 34 minutes na, kaya to. So, ito na yung wow. Pag sinabing, rinig nyo pa yung wow sa ating, ano, nasa Revelation. Ito ay yung matinding kapighatian. Hinahanapan ko ito ng ano eh. So, sabi lang sa dictionary, aba. Pero parang kulang eh. Miserable, yun na lang. Ano ito? Woe unto them that join house to house. Ito yung medyo mahirap, pero arali natin ha. Ano ang tinutukoy dito? Woe unto them. Okay, kapighatian sa kanila. Miserable silang mga ang ginagawa nila, pinagduduksong yung mga bahay. Literal ko muna ha. That lay field to field. So, isabihin naman, either nagtatanim or naggumagawa ng field till there be no place. Ibig sabihin, parang Metro Manila. So, wala nang lugar, puro bahay na. That they may be placed alone in the midst of the earth. So, dalawin na ikita ko dito eh. Either negative, definitely negative to. Pero either ganito yan. Yung mga mayaman po kasi, nakita nyo ba yung mga bahay po ng mayaman? Ginagawa nila, tayo, pinagsisiksikan tayo sa isang lugar. Kasi doon ka lang eh. Wala kang pera eh. Tapos sila, nakita yung bahay nila, walang tao, asal lalaki, pati may ano pa, may space pa. Yan. So, yun sa nakikita ko. Ibig sabihin, negative to, maano to, tawag dito. Greedy. Or, yun na yun. Yung isa, medyo hindi applicable. Sige, okay na yan. So, isa pa. Ano pa? In my ears, said the Lord of hosts, of a truth, many houses shall be desolate, even great and fair, without an inhabitant. So, ito na. Pinipicture na nila niya yung judgment, na pag dumating yung judgment, ano mangyayari? Pag sinabing desolate, ay ubos. Okay? And then, walang inhabitant, so ubos. Either mamatay, maubos, ma-displace. May basa nga po, ready, go, ito. Eight and acres of vineyard shall yield one hat, and the seed of a homer shall yield a hat. Ang sabi na yield? Produce. Very good, no? Pero may namin ibang ano yan eh. Basta ito yung ginawa mo, ito yung sa amin kasi may yield. Pero madalas yan sa Bible, yield.
nagpo-produce, tama yan. So ito yung bunga nun. Ito yung ibibigay sa'yo nun. Okay? E sabi dito, gaano kalaki yung 10 acres? Napakalaki nun. Pero ang bunga daw nun, yung ibibigay sa'yo, 1 bat. Alam nyo ba isang 1 bat? Ah, nabasa nyo na yung kay Solomon, yung kanyang templo. Yung bat is parang volume yan. Measure of volume. So, ni-research ko lang, parang ano daw yan, mga kalahating, hindi, parang, sorry, nakalimutan ko, basta parang 4 liters ata, halos isang galon. Ha? Isang galon, mga ganun eh. No? Hindi exactly na. So, imagine nyo yun. So, yung tayo, Nay, ilang kilo yung binibili mo pag gano'n tayo, nag-Lord's Apple? Ilang kilong grapes yung binibili mo? Ay. Ilang kilong grapes? Mga ilang kilo nga? Dalawa. Dalawa? Okay, so pwede ka na nun. So, gaano yung na-produce natin? Konti lang, kasi konti lang yung dalawang kilo lang yun. Pero kung yung farm mo, yung vineyard mo, 10 acres, gaano karami yun? Mada, galon-galon yun. Diba? Nakita nyo yung sa, ano, yung nag-stock sila ng, ano, sobrang dami, may warehouse sila, puro, diba, galon, drum. Okay? So, bakit daw dito, 1 bat lang? Kung hindi nyo naintindihan, ganun din sa pangalawa. And the seed of an homer, alam niyo homer, ito naman ay measure naman ng dry goods, no? Parang sabi natin bigas, ganyan. Either bigas, yeast, o... Ha? Ha? Pwede rin. Yung mga bas dry goods na maliliit, hindi mo pwede bilangin yun, di ba? Ilang bigas ba yan? So, tinatakal yan, takalan. So, yung isang takal ng seeds, ilan dapat ang ano nun? Kung ang dami mong buto, madami-dami na yun kasi buto yun eh. So, dapat, pag yun ay tinanim mo, ilan ang bubunga nun? Ilan ang ipa sa Homer? Dito sa Bible eh. 10 ipa ata, no? Sino nakakalam? 10 ipa. Isang Homer. Okay. Ba't hindi ko makita? Ifa. Sorry, naalala ko din. Ayan. Basta... contain the tenth part of a homer and an ifa and a ten... Hindi eh. Basta may conversion niya. Pero hindi yung ganun karami, no? Sabi natin ganun na lang. Ten... ipa is equals to 1 homer or baliktad. Kasi hindi ganun karami yun. So pag ganun karami yung seeds mo, ilan ang dapat mong... Wala dito yung mga farmer natin kilala, no? Sa halala, tanong natin, gano'n ba karami yung tinatanim nyo dyan? Kasi sinasaboy muna yun. Yung mga seeds na yun, ayun yung may gibinhi, hindi nililipat. At pag kunwari, ganito yung binhi ko, ay yung sorry, seeds ko, gano'n karami yung bunga nun? Hindi lang doble, di ba? Kung doble lang, tatanim ka ng ganito, tapos ganito. Hindi. Ang dami no. Bigas. Sako-sako yun. E ba't ito daw, yung homer daw, tama, 10 homer, 1 ipa. Ito, so ito lang yung tinanim mo, ito lang yung ina, ang konti. So sinasabi po dito again, ito po kaya ito ay negative, ito po yung desolation, ito yung kahirapan. Famine po to. Yung lang gusto ko sabihin, kaya tayo nag-compute. Okay, pag hindi daw tayo pinagpala ng Diyos, ganun. Ang dami mong tinanim, konti lang aanihin mo. Kaya gusto nyo ba yan? Siyempre hindi, pero ganyang mangyayari sa'yo. Pag ikaw sinumpa ng Diyos, o matigas ang ulo mo, trabaho ka ng trabaho, tapos ba't ito lang sweldo mo? Di, anong gusto mo? Yan o, wala. Wala kang magagawa pag ikaw ay either sinumpa, o pwede namin ba sinusubok, pero magkakaalaman tayo niya si Job sinubok, diba? Pero kayo nang maghusga sarili niyo, hindi ko kayo husgan. Kasi
Ang hirap naman, di naman ako kayo eh. Amen? Amen. Bakit yung mga classmate ko dati, mayaman ako, ano pa? Wala pa rin. Again, ha, medyo may factor na ano yan. Ha? Hindi natin pwede sabihin apples to orange. Hindi. Pero still, ginagamit sa Bible yun. Kaya alam na. Amen? Pag ikaw walang pinupuntahan yung paghihirap mo, baka sinumpa ka or pinapalo ka. So, ito, mga ano na po ito, mga kasalanan to na isa-isay natin para iwasan natin. Okay? So, ito na. Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong deed that continue until the night, till wine inflame them. So, ano daw? Yung isa sa mga kasalanan na ayaw ng Diyos, paulit-ulit po sa Bible yan. Ano? Umaga pa lang, pag-gising pa lang, mga pagmumug nga. Ang pangmumumug, gin. Totoo ba yun? Hindi ko alam. Pero ibang... Mayaman na ewan yun. Talagang manginginom. At hanggang, sabi dyan, hanggang gabi, may ganun ba? Tindi naman niya, meron. Kaya huwag natin gagayahin, napaka-miserable nun. Amen? Number one, manginginom, drunk. Number two, ito. The harp and the viol, or violin lang po yan, sabi ng iba eh. Tabret, pipe, and wine are in their feast. Party-party lifestyle. Kaya darating kayo dyan. Kayo... Eh, yung mga magbibinata talaga, ayayain kayo dyan. Party-party tayo, wala na akong pera eh. Okay lang yan. Maghahanap tayo doon na maging libre sa atin. Mga ganun. Walang ginawa, kundi happy-happy. At iba rin, yung iba kahit yung mga matatanda na eh. Pagyayabang pa Facebook yan. Kung ano man yan, kahit yung, naalala ko to si Obama eh. Pandemic na pandemic, siya yung nagsasabing mag-mask tayo, huwag tayo mag-gather, sila nag-gather. Eh bakit? Hindi makapagpigil yun kasi madayang pera, payabangan. Kaya yung isabihin dito, binanggit yung mga musical instrument, kasi nagsasaya to, puro saya-saya. Nakikinig ba kayo? Kaya huwag kayong puro party-party. Lalo na, sabi dito, but they regard, ito yung nakakalungkot eh. Na yung, minsan masarap na, okay na magsaya. Nalo ko, nakita ko kasi Rapi pa, basketball, masaya si, masaya din ako nun. Si Peter, unari, masaya si Peter dahil naglalaro kung ano man yan. Okay lang yung minsan-minsan, di ba? Okay lang maging masaya, masama ba maging masaya? Excited, okay yun. Pero mahirap niyan. Pag excited ka sa mga ibang bagay, sa trabaho, sa friends mo, sa school, sa laro, sa pera. Tapos sa church, late, hindi handa, hindi maayos ang damit, hindi nakikinig, hindi nare-retain yung naririnig. Kasi hindi pinag-iisipan eh. Anong malungkot doon? Kaya sabi dito, but they regard not the work of the Lord. O sinabi yung regard, hindi nila tinataas, walang kwenta sa kanila, walang, yan lang, church lang. Neither consider the operation of his hands. Ibig sabihin, hindi sila nga excited. Ayaw nilang pinag-usapan to. Yan lang naman, may memorize pa, aralin pa. Boring na boring. Okay, nakakikita nyo yung sarili nyo. Tingnan nyo po yung sarili nyo. Mayroon sa ating ganyan, kaya nga tayo may Bible quiz. Tatama rin ka mag... Ikaw na nga yung ano eh, tinitrain ka na. Alam nyo, may pwede natin di gawin yan eh. Iba, wala nga yan eh. Iba, wala soul winning, walang ganitong preaching. Ang lalamya. Hindi na sumisigaw yung kasi ang hirap eh, nakapagod eh. Hindi excited sa gawain ng Diyos. Ito na, isa pa. Therefore, dahil daw doon, my people are gone into captivity because they have no knowledge. Yan, parang sinasabi, bobo. So, masakit to pero, i-apply din natin sa sarili natin minsan ikaw.
Sa gera po, may mga ano dyan, may mga tinuturo, tinitraining ka naman dyan para hindi ka mahuhuli. Ngayon iba naman, syempre, dahil manalo, pero iba naman, may way naman. Pero kapakamatay, hindi ko rin in-advise yun. Pero still, pag nahuli ka ng kalaban mo, syunga-syunga ka. Ba't yung papahuli? Diba, patay kung patay, labanan mo na. O, eh, sa atin, sa buhay natin, bakit ka mahuhuli? Kunwari, ano yung, si Rain, ha? Nag-addict. Ano yari? Kung buhay ay mahirap, at least huwag ka namang darating sa ganun, di ba? Tuloy-tuloy lang, iba ang believer nga, hindi naman nag-a-addict eh. Mga syungas, tanga-tanga, yun lang eh. And their honorable men are famished. Yung honorable nito, yung mga taong ginagalang. Tapos later nga, pag natalo sila, gutom. Pag sinabing famished, gutom yan. And their multitude dried up with thirst, niwalang tubig. Kasi pinarusahan ng Diyos. Kaya sabi ito yung title nito sana, magandang title na sabi nito. Pakibasa nyo nga, ready, go. Therefore, the hell hath enlarged itself, and opened her mouth without measure, and their glory, and their multitude, and their pomp, and he that rejoices shall be sent. So, again, ito yung ano sa hell, ha? Ito yung parang parusa, okay? So, pero pwede nito, ginagamit ito sa impyerno talaga. Kaya sabi dito, yung impyerno daw, pinalaki niya yung sarili niya. Bakit niya pinalaki yung sarili niya? Kasi hindi na kasi. Ganun yung pwede interpretation dyan eh. Ang dami mabubun sa impyerno! Eh basta, solve natin. Una, hindi natin kaya lahat. Pangalawa, iba tumatanggi. Yung iba naman, natitisod din sa atin. Yun ang nga sabi dito eh. Pwede naman maligtas siya, kaso, pag natiso sa mga Kristiyano yan, minsan, hindi ko sinabing lahat kasalanan natin, pero still, lalo pag talagang natiso sa'yo, alam nyo naman yung sayo kong sabihin nyo, di ba? Pag kaya ayoko dyan, kasi, pa-baptist-baptist siya, tapos, sa bahay, ganyan, mga ganun eh. Hindi ko sinabing huwag na kayo mag-church pag gano'n, pero still, ingatan natin, ating testimony. Kasi nakatingin sila dyan, di maaalis yan. And their glory, and their multitude, and their pomp, and he that rejoiceth, shall descend on it. So, yung sabihin ito, karamihan sinabi nito, mayabang, pagalingan, sila yung magaling ngayon, sila yung mabuti sa impyerno, parang ganun. So, again, dalawa yan, ha. I-apply nyo lang saan applicable. Pag personal salvation, of course, sa impyerno, at kung hindi naman personal, yung pwede kang parusahan, ikaw ay, tulad ng yari sa, sinunog po yan, yung Jerusalem. And the mean man shall be brought down, and the mighty man shall be humbled in the eyes of the Lord. He shall be humbled. So basically, iniisa-isa na niya kahit anong klase ka pa, yung mga malakas, yung mga hindi masyado, ubos. So kinumpara niya sa rin, but the Lord of hosts shall be exalted in judgment. Amen? Amen. Kahit po sa, imagine nyo, ikaw yung nasa konti nga, di ba? Isang tao lang yung maghuhusga sa'yo. Gagado niya po sa yung mga ebidensya. Kunwari ang parusa, bitay. Imagine niyo, kunwari, sinong gusto ng example? Hindi, kayo na lang lahat. May bibitayin kayo. Depende doon sa tao na yun. Pinapresente yung mga ebidensya. Pero bandang huli, kunwari, hinatulang ka. Hinakabakabahan ka na, di ba? Kasi alam mo, matalino, inaalam niya yan. Sana matino, di ba? Pero matali, inaalam niya yan. Ang mayayari sa akin. Ganun ang Diyos eh. Amen? At pag binigyan niya na yung hatol na yan, sino yung itataas dun? Natin nakita niya ba yun? Siya yun eh. Ang tindi naman ito. Hindi, yung iba, naisip mo, bait naman ang Diyos. Ang Diyos naman ay, hindi kaya niyang parusahan ako. Hindi niya kaya yan. Eh, ginawa. So, may iba yung tingin mo dun. Gagalang mo siya, at least magkakaroon ka ng takot. Diba? Kasi sabi dito, pag hinusgahan niya ito yung mga dapat mahusgahan, ang Diyos may itataas. And God is holy. That is holy shall be sanctified in righteousness. So, lalong-lalo na siya. Lalo pag tama kasi ang judgment mo. Kunwari na lang, ito maganda example sa natin. Lipuna, kunwari lang sana. Sana may mangyari ko na, si Duterte, makakulong. Mga ganun ba? Kasi Marcos.
pagbayari, kinulong. Imagine nyo na. Ang ganda yung mga meme na gano'n eh. Nakakulong? Sino nagpakulong dyan? May husgado mag-ano dyan. At pag ikaw, alam mo na, ikaw, isa ka sa mga biktima ng Magos, for example, kung kaya naman kung sinong politika dyan, Duterte, na, napatay yung ano mo, natokhang yung tito mo, napagbintangan lang. Hindi lang yung tito mo, pati yung tita mo, pati yung ano mo. Siyempre, anong gagawin mo nun? Hingi ka ng ustisya, pero wala, hindi natin kaya to. Sinong kakampi sa atin? Eh, naparusahan. So, ang tingin mo ngayon doon sa judge na yun, ang galing nito. Biruin mo, hindi siya nagpadala sa pera. Sigurado yun. Susuhulan yan. Ganun po nangyayari dyan. Kaya kahit tingnan nyo po yung mga nababago po yung mga ano dyan eh. Yung, alam nyo ba si Si Noy Noy, diba? Dahil pinalaya nun eh. Ganyan po yan, kalakaran dyan. O sige, supportahan kita. Pag ikaw nanalo, itong hindi makalabas dati, ngayon makakalabas yan. Diba? Ganun yun. Pero ang Diyos, hindi. Walang pakialaman Diyos dyan. Amen? Kaya lalo siyang itataas. Walang mayaman, walang mahi, walang sikat. Then shall the lambs feed in their manner, in the waste places of the fat one shall strangers eat. Anong kinalaman nun? Then shall the lambs feed after their manner, and the waste places of the fat ones shall strangers eat. Ganito po yan. Yung mga lambs, di ba kinokontrol nila yan? Pag yan ay kontrolado, doon ka lang kakain. Ibig sabihin, pag wala ng mga amo, kanya-kanya na, yung sabihin lang nun. At lalo yung sabi dito, yung mga fat ones shall strangers eat. Imagine mo nga kung ikaw ay nag-aalaga ng, parang nangyada naman sa atin to. Hindi naman sana. Pero kunwari ikaw, sino mo nag-aalaga dito ng ano? Nag-aalaga ka ng kalabaw, kambing, tapos iba kakain. Binili mo kunwari ng presyo daw niya pag maliit, nasa 30,000 eh. Baka. May pinapala eh. Nakikita mo, pag laki nito, ito ay magiging 100,000 na pinapataba mo. Bandang huli, kakainin lang ng usino. Bakit? Ibig sabihin niya, ito yung nangyayari sa atin pag tayo sinumpare. Kaya, anak mo naman. Anak mo ulit. Balik tayo sa anak. May bata dito. Kunwari, anak mo si Ate Marge. Sama si Ate Marge. Lagi na lang. Si Ate Jay. Si Jan. Si Ate Joa na lang. Si Bad. Kunwari, si Jamie. Si Jamie. Lagi na rin si Jamie. Si ano naman? Si Jan na naman. Diba? Bata. Hindi, ibig sabihin, nilalagaan. Nagtatanim ng ano sa akin, ha? Yung iba, nagtatanim kay pastor, eh. Hindi, siya ano, parang, anyway, nalala ko kay pastor. But anyway, imagine, inaalagaan mo yan. Tapos, pag hindi maayos siya, ano mangyayari? Ano yung pwede mangyayari sa, especially sa babae? Inalagaan mo, di ba? Itatanan lang kung sinong si Raul, oh. So, ito yung negative. Ano pa? Ito kaya itong balik sila, balik naman tayo sa kasalanan. Kasi bakit ganun ang judgment ng Diyos sa kanila? Woe unto them that draw iniquity with cords of vanity and sin as it were a cartrope. Ano yung sabihin nun? So yung iba daw kasi ganito, kaya sinumpa ng Diyos. Ay, mabuti ang Diyos. Alam nyo ba mabuti ang Diyos? Pero bakit ito? Eh kasi naman, kunwari, ito kasalanan. Alam mo, kasalanan, kunwari, si Stephen, kasalanan. Kunwari lang, ha? Wala akong ano eh. Ikaw andito eh. Kunwari, kasalanan to. Mas, Stephen, dito ka. Hinatak mo pa eh, ayaw. Ang bigat. Dito ka na. Gustong-gusto mo sa kasalanan kasi. Nakakita naman siguro kayong ganyan, di ba? Iba, hinahatak natin sa church. Iba, huwag ka na dyan. Sa barkada mong yan, di ba? Sa laro, kung ano naman yan, sa bisyo. Ayaw umalis. Hindi na kontento. Dati, adik lang sa ibang bagay, nagdadagdag pa. Diba, dati, isa lang yung babae, ngayon, dalawa na. Ano pa, yung dami. Tuloy ko lang, ha.
They say, let him make speed, hasten his work, that we may see it, and let the counsel of the Holy One of Israel draw nigh and come, that we may know it. Antindi nito, naintindihan nyo ba? Ulitin mo, ganito yan ah. Loko-loko na siya, at gusto niya, dumating agad. Pag ayun, nakakita kayo ng mga ganyan, mga talagang loko-loko, inaasal pa ang Diyos. Alam niyo ba yun? Ngayon, iba, nagiinuman, o. Oh. Tapos yung madalas mabanggit, yung Kristo nga, sino nagsabi nun? Sana, narinig ko lang eh. Ah, si Brad kasi yung nag-ano kami, soul winning. Yung Kristo daw, alam nyo ba yung Kristo na tinatawag na sa sabungan? Siya yung ano, pinaka ano dun, di ba? At ano, punong ano dun, ewan ko. Buti niloloko nila yung Panginoon, ba't ganun? Loko-loko na itong mga to. Pag nakinig ka ng mga... Ako si minsan nakapanood ako ng mga ano-ano. Marvel, di ba? Kilala niyo ba si Chris Pratt? Lagi pag yun talaga, bastos eh, tsaka si yung isa. So, may mga kabastos na yun kasi wala silang pakialam, hindi sila iniwala sa Diyos. Amen? Kasi sabi dyan, let the counsel of the Holy One, parang nang-aasar yan. Ganun ang sistema dyan. Woe unto the kasi sabi, ito sigat din po itong verse na ito, sabi dyan, woe unto them that call evil good and good evil. Sa Tagalog, miserable sila pag tinatawag nilang mabuti yung masama at yung masama mabuti. Wala namang may ganun ba tao? Masabihin nila mabuti yung masama at yung masama mabuti. Dapat wala, di ba? Kasi ano, baligtad utak mo, may mga ganun. Kaya nga, winawaningan tayo, ay yung politiko, masyadong madumi po yan. At mga sinungaling din. Kaya iba, bakit nila sasabihin mabuti yung masama? May dahilan yun. Either nabayaran, may pabol, ganyan po yan. Kaya dito rin tayo sa church, especially, nasanay ko kayo, yung judgment ng Diyos, judgment din natin sa ibang tao. At sa sarili din natin. Amen? Pag masama, masama. Pag mabuti, mabuti. Ganon din naman, light for darkness, basically baligtad. Bitter for sweet, sweet for bitter. Kunwari, talaga may masamang ginawa. Ay, ang galing mo naman. Gaganonin mo pa ba? Dahil pang example dito eh. Yan, katulad nung balita ngayon. Ano sabi ng World Health Organization? Salamat at legal na magpumatay ng baby. Naniwala ka ba doon? Ayun ang balita eh. Pinupuri ng World Health Organization yung France kasi daw legal na illegal ano ba? Hindi na illegal nga magpa-abort at parang mas matatindi pa eh. Parang ayun na constitutional right na nila daw. Hindi ko alam kung talagang nilagay sa constitution pero kung gusto kong magpa-abort, papa-abort ako. Lalandi ako tapos pag ako'y nabuntis, papapatay ko yung bata. Sira ulo, di ba? Kasi ngayon, pinupuri pa. At ang pinakamano dito, maya, si Pope, yeah, si Pope. Hindi pa mamatay, no, sabi. Pag-pray po natin si Pope, may sakit siya. At ang tawag nila, Papa, Holy Father. Ang dami nililigaw nun. So mag-iingat kayo dyan at obviously kung matinutino ka pa hindi mo gagawin to eh. Pero pag tumanda-tanda kasi kayo, may mga mag-i-influence sa inyong ganyan. Ginasabi ko na kahit mga kapastoran, ganun eh. Kasi si Abante daw ay godly person. Eh syempre nung wala na pa akong alam doon, di sige. Pero nung mapansin ko, the same person minsan may sasabihin ding ano, sandali, kala ko mag-godly. Naka-reserve ba yung godly na term? Huwag mong bibigay ang kanin-kanino, baka Diyos. Sabihin mo, mukhang pera, ano ba talaga? Baka isa ka pa. So, yung babalikta rin ng mga bagay-bagay. Actually, natakil na namin ito dati pa, kami-kami pa lang. Yung, ano ba yung topic natin nun? Ang katotohanan, parang ganun eh. Anyway, ano pa? Ito again, mga listahan po ito ng mga kasalanang iwasan natin ha.
Minsan lang na tayong gabihin. Hindi ko mahahati na to eh. Woe unto them that are wise in their own eyes and put it in their own sight. Ganon din yon, mga self-righteous. Yung World Health Organization, yung mga politiko, basically, lahat halos yan. Bihira dyan yung si Trump daw, napakayabang nung may nag-compile eh. Matatawa kasi. Kasi lagi niya sinasabi, ito, alam niyo naman tayo, technology ngayon. Kinumpile niya, sabi, lahat na lang siya magaling. Wala, ako na ang pinakamagaling sa ganyan, ako pinakamagaling sa ganyan, pinakamagaling sa ganyan. Di ba? At pag nisolvening ka ganun, yun ang di maliligtas yung mga ganun, mayabang. Malaking ano yan. Ako pag minsan pag ganyan siya ako, bahala ka na nga, galing ka pala eh. Kita kayo ni Pope dyan sa impyerno. Woe unto them that are mighty. Ito naman, balik tayo sana naman sa alak. Bakit binabalik yung alak? Ang dami sinisira niyan eh. Amen. Amen. Kaya mag-iingat kayo dyan. Huwag kayong gatabaw San Miguel. Saan-saan. Which justify, ito ha, tinuloy. Pag ikaw dahil lasing, anong gagawin mo? Parang kanina rin. Dahil lasing ka na, or lasing ka sa pera, or alam mo na, umihingi ka ng pabo sa kung sinong politiko, kahit pastor na politiko, pwede mo sabihin ganun. Ang gagawin mo, hindi mo masama yan eh. Justify the wicked for reward. Ibig sabihin, kaya hindi mo na sa'yo, godly talaga to si, ano, si Abante, kahit hindi lang perfect yung Bible eh. Kasi alam ko, nagbibigay yan ng ganyan. Yun eh. Kaya ito pong, alam nyo naman, sino kang dito nung punta yung merkado dito? Binola ko ba? Sinabi ko lang yung totoo. Amen? Amen. Kasi pinagbabawal ng Diyos yun. Sabi nun, kapighatian sa'yo eh. Kawawa ka. Loko-loko yan, sabihin mo, okay. Yung kabaliktaran naman, take away the righteousness of the righteous from him. Anong sabihin nun? Paano maalisin yung righteousness ng righteous? Obviously, hindi kaligtasan yan. Ha? Sinungaling, paano pa? Ha? Sisiraan, ano pa? Ito pa, sa mga bata, special ito. Frame up. Very good. O kaya influential mo sa masama. Kung nakita naman, nakita mo si Christian talagang hindi makabasag ng ipis. At hindi makapatay ng pinggang. Ano ari, di ba? Bite-bite ito. Tulungan kong uminom to. Sira ulo nun. May gumagawa nun. Actually, karamihan ang makikinom. Ganun. Gagawa, kakaibiganin ka. Kala mo, bite-bite. Pero nakikita niya kasi yung ano mo, yung ganda mong tingnan pag ano kayo, yung talagang banal ka. Pag si Raul yun, lalong ano yun, nanggigigil sa'yo. Gusto ko, madumihan din siya. Kasi ako, sa impyerno ko punta, gusto ko siya rin. Andaan niya, nanggigigil sa inyo yan. Kaya mag-iingat kayo dyan. Amen? Amen. Inaalis niya yung righteous. Ngayon, righteous siya. Pero pag dinumihan mo yan, mawawala sa kanya righteousness niya. Ganun po sa maraming bagay. Kaya ingat tayo dyan. Diba? Therefore, as the fire devoured the stubble and the flame. Ito na. Ito na yung judgment. Nakakita na ba yung nausunog? Sinong nakakita ng nausunog na bahay, for example? Saan? Marami yan eh. Tanong mo, ba't binubomba na nga ng tubig, ayaw pang mamatay? Ganyan po yan, pag talagang nakabwele, ang init na ng paligid, tapos ang hangin pa, tapos mayroon pang combustible material, mga kahoy. Ang hirap niya kapulahin. Ito yung sinasabi dito, yung stubble po, eh, talagang ano yan, flammable yan. Yung chaff, alam niyo na yung chaff, yung pinagtanggalan ng ipaatayin, hindi nagkakamali. Chaff. So their root shall be as rottenness. Ito yung mga taong daw to, para sila susunugin, tapos pati yung kanilang ugat ay parang kabulukan. Isa po sa mga nangyayari sa mga halaman niya, kaya minsan namatay na lang, yung pala, bulok na pala yung ilalim, okay. Ang ganda yung matuto tayo maging plantita minsan eh. Kaya minsan nakakasal, dinidilig mo naman, minsan nasobrahan, ganun pala yun. So yun, masisira yun. The blossom shall go up as dust. So ang ganda tingnan po ng bulaklak pag nagbubuo, nag-ano eh, ganda. Pero pag natuyo, ang pangit. Because they have cast away the law of the Lord of hosts and despised the word of the Holy One of Israel. Pastor, paano naman ang binang, bakit inalaw ng Diyos yun? Masarong, ganda ng anak ko. Ano lang, ngayon,
Sira ang buhay. Ba't inalo? Diyos pa ang inano mo? Sinisi mo? Pag ikaw layo ka ng layo sa Diyos, lalo pa pag isyana sa church ka, makikita mo yan, maniwala kayo. Huwag na kayong gumaya. Maano ka rin sa misan, sa pastor, kung paano inalaga, tapos biglang mawawala. Nakakalungkot. Pero yun ang ano eh, yun ang judgment dyan. Tingnan nyo yung mga kasama nyo. Tingnan nyo, pogi ba? Maganda ba? Tingnan nyo. Sino gusto yung example natin? Na yung iba eh. Kaya si Essie, nakita nyo si Essie? Pogi, di ba? Pag nagloko yan, kita nyo si ano? Si Palito, kilala nyo? Oh, ganun po yan. May laki kinakwento ni Pastor, ganyan eh. Anyway, kasi inayawan mo yung salita ng Diyos. Sige ka, saan ka ngayon? Ito na. Therefore, the anger of the Lord kindled against His people. Yung sabi ko kanina, hindi ito ibang tao eh. Kaya gusto niya, Pastor, anak naman ako ng Diyos eh. Ligtas naman ako. Okay, salamat. Anong gagawin mo? Magpapakatigas ulo ka na? Katulad ng napakarami natin ito, ini-invite natin yung iba. Lahat na lang, binigay mo na. Gusto mo sunduin? Sunduin ka namin. Lahat na. Yeah, so nagalit na siya, and that stretched forth his hand against them, and smitten them. Yung stretched forth, yung smit, ibig sabihin, pinalo or pinalo. Hinataw. And the hills did tremble. Aba, hindi lang basta hataw. Pag hataw niya, nakita niya si Thor. Kunwari lang yun. Pero kunwari ganun. Pag hinataw niya yung lupa, pa yung mga nasa paligid, tumba, di ba? So, sa kanila, kunwari lang yun. Pero ganun ang inaano dito. Ang Diyos, yung mga pagginamit niya kasi yung mga kalaban ng Israel, for example, ng time na yun, talagang patay sila. Nagdala ng mga missile, ganyan. Ubus ka dun. Ano yung mga gandang missile ngayon? Minsan napapanood ko, pambira, talagang wala kang kawala eh. Kahit baka lang ano mo, pumapasok eh. And their carcasses were torn in the midst of the street. Pambira, patay na nga, hindi lang basta patay eh. Nakakita ka ng patay, patay. At least yung katawan, ilang tao to? Ilan na namatay? 1, 2, 3. At least kaya mo pabilangin. Minsan yung iba, pag nasabugan ng granada or sample, ilan ang naman, hindi ko maalam eh. Lasog. For all his anger is not turned away, but his right hand is stretched out still. Ito na, may narinig ako preacher dito, medyo mali yung ito. Hindi ko na inaano, pero hindi ko alam sa niya nakuha yan. Sabi niya, yung Diyos daw galit, yung isang kamay galit, pero daw, yung stretched out still dyan, sabi niya, tinutulungan. Nakinig niyo na ba yun? Sino yung sabi mo? Sa Facebook? Mali na naman yun. Pag sinabing stretch out still, talagang galit na siya, hindi pa maalis, pero ibig sabihin, bubuelo pa. And he will lift up his an ensign to the nations from afar off. Ito na, patapos po tayo, no? So, kaya alam natin, paano gagawin ng Diyos? Yun nangyari po sa Israel, ang ginamit niya, Assyria and then Babylon. Mga ibang tao, nakala nila kasi pag depensa dito lang naman kami, mabuhay naman kami dito, at di namin kailangan makipag-gera, pero hindi kami masakot, kala nyo lang yun. So sa atin din, kunwari ikaw, ay may tabaho ka ng maayos, kala mo hindi ka na magkakasakit, masasagasaan or something. Huwag kang pakay siguro. Pag ikaw ay lumalayo sa Diyos. Gandang ano nito, para sa mga backslider, no? But anyway, kayo na rin. Para huwag kayo gumaya. Kung sabihin lang yun, I will lift up an ensign to the nations from afar and will hiss unto them from the end of the earth and behold, they shall come with speed swiftly. Kung sabihin lang nun, parang binild up niyo ibang nation para kayo naman ay sakupin. At mabilis. Tingnan nyo ha, none shall be weary. Ito mga babanggitin dito, dinidescribe yung army ng kalaban. Kaya positive to eh. Pero yung army ng kalaban yun. So, ibig sabihin, matakot ka. Amen? Ano yung pwedeng maging kalaban natin? Sakit? Virus? Ano pa?
O kaya minsan iba naman, yung iba pinag-iinitan ka, ganyan, may mga ganun eh. Isa-isa lang natin, then wrap up natin ha. None shall be weary. Ito yung mga kalaban mo, hindi na mapagod. Di ba, misa pa yung kalaban ko, sige, palakasin tayo kasi pag hindi na mapagod, parang God mode. Hindi. Yung mga ka... No stumble among them, hindi na dadapa, talagang malakas. None shall slumber nor sleep, hindi natutulog. Hindi na mapagod. Neither shall the girdle of the loins loose. Mahigpit lagi. Ibig sabihin, talagang ready, magaling. Nor the latchet of the shoe broken. Okay, bakal. Whose arrows are sharp. Of course, sharp yan. Kasi minsan, iba kasi nabablock eh. May nag-experiment sa YouTube eh. Sorry ah. Gusto ko lang makuha niyo eh. Kasi mayroong nag-experiment sa YouTube. Para makuha niya ano yung klase ng gera dati. So, ang ginagawa niya, yung literature, binabasa niya, and then sinasubukan niya replicate. So, ganito ang timbang ng araw, ganito yung timbang nung gano'ng katikit, kapal yung mga armor. Tatagos kaya yun? Sinubukan niya, walang magawa rin sa buhay itong mga to eh. Kaya may nanonood eh, tumikita. So, sinubukan niya yun. Ah! Delikado, yung ibang weapon, delikado, iba, hindi naman. Pero, pag marami, ha, patay ka pa rin. So kasi sabi lang dito, yung iba naman sinubukan niya, binibigatan niya, or yung iba hindi masyadong ma-sharp. So pag hindi matala siya, minsan pag may brace, may ano ka, may, ang tawag nila dito, brace, bracelet. Breastplate. Pag tinira ka niya, parang tuk ka, ganun lang eh. Pero kung matalas yung baon yun. So modern day, sabi natin mga galing ng mga missile nila, ganun na lang. Nakita niya ba yung mga missile minsan, yung mga military? And their hoofs, their horses' hoofs shall be counted like flint. Yung flint ay matigas na bato. Okay, at matibay at malaki. Hindi mo malaki, basta nakakatusok. Ganun daw yung mga ano, ginagawa po nila yan ha. Yung mga tanki rin yun, ganun eh. Pero dati ginagawa nila yung mga horse nila kasi sinasagasa nila yun eh. And their wheels like a whirlwind. Obviously, ano na yon? Medyo may ano na doon. Ha? Exaggeration. Pero sabihin nga, pag talaga naman dumaan yung ano, di ba? Kasi pag sa dami yan, their roaring shall be like a lion. May mga galit na galit yung mga sundalo, di ba? Lalo yung mga panahon nila. Ahu! Ahu! Kanina si Jared, doon ang sinisigaw ni Jared. Wakanda forever. Ay, sino? Napapanood kasi. Ay, sinisigaw nila, Jared. Oh, Bombay! Oh, Bombay! Ba't ang gaganon yun? Patapangan yun, takutan yun eh. Minsan kasi pag gano'n, ang lalakas lumigaw, tatakot ka din. Lalo pag napakarami nun. Ayun na, so mapatayin sila basically. In that day, they shall roar against them like a roaring of the sea. So kanina, layo ngayon, sino man talagang marami. And if I look unto the land, behold darkness and sorrow, and the light is darkened there. Ngayon, pag sinakop na kayo, ubos kayo, wala nang ilaw dun. Patay lahat. So, anong lesson natin? Anong title ulit natin? Burning anger over the favored ones. So, yun tayo yung sa ating bigyan ng ano dito eh. Pag ikaw ay may prinsipyo pa sa Bible, yung sabi nga nila is, to whom much is given, much shall also be required. Sa Tagalog, pag maraming binigay sa'yo, marami rin iaasahan sa'yo. Parang sinabi ko kanina, in-spoiled ka, pinag-aral ka, tapos di mo mo lang, anak, bahala ka na dyan. Diba? Pinag-aral mo ng gusto, kung saan-saan, pinakain mo, bandang huli, nakalimutan ka na, maaasar ka dun. Amen? Amen. So, imagine yung sarili ngayon, kayo ba, bilang Baptist, Kristiyano, ligtas pa kayo? Pinaboran ba kayo? Amen. Mayroon, pabol nga. Kaya nga parang sulit tayo, parang tingin sa atin, mayabang eh. Eh, totoo naman. Hindi, mayabang. Kasi totoong ligtas ka eh.
So, pero ang tingin nila mayabang kasi ang tindi mo naman, ligtas ka. Tapos asarin ka pa nila, hindi ka nakasal kasi nga ligtas ka eh. Parang si ano nga, Lazarus Laugh. Alam niyo ba yung may ganun daw na libro eh, Lazarus Laugh. Ano'y sabihin nun? Kasi tinatakot siya, di ba? Papatayin kita. Tumawa si Lazarus. Niloloko mo ba kami? Papatayin talaga kita. Lalo lumalakas yung tawa ni Lazarus. Bakit? Kasi papatayin mo ako. Galing lang ako dun eh. Binuhay ako ng Diyos eh. Ngayon, meron kong maraming binigay sa'yo eh nagloko ka. Hindi mo tatawanan ng Diyos. Amen. Antindi ng gagawin. So again, ito, yung Isaiah, puro ganun to eh. Pero isa-isa, kaya kinukuha ko po yung mga points na malaki-laki dito, na message, para hindi tayo magsawa eh, puro ng pastor, puro patay, alam na namin, mapatayin yung karami. Pero binibigyan sila ng pagkakataon. Si Isaiah po, tagal na nito nag-preach, alam nyo ba yung order si Isaiah? Sinang hari kay Isaiah? Sino? Ang tagal pa nun. Si, kalimutan ko rin, si Ahab ata. Tama ba? Hindi, si Hezekiah. Hezekiah, di ba? Pero before Hezekiah, may mga lukulukong hari na. And then after Hezekiah, si Manasseh, si Amon. Bago kay Hezekiah, marami yun. So, yung sabihin, nagwa-warning nga naman ng Diyos, parang i-apply niyo sa sarili niyo. Kasi yung bata pa kayo, baka iba sa'yo, nagbabalak na ng anong kalokohan. Ang laki-laki ko, mga graduate ako. Ha? Bahala na si nanay. Anong bawal-bawal. So, sana bibigyan sa inyo yung kalayaan. Maniwala kayo. Kaso, anong gagawin nyo? Pag kayo ay pinaburan, tapos nagloko pa kayo, so sana nakita nyo yung pinakita ng Diyos dito sa atin. Inalagaan sila ng Diyos para sa vineyard, nagloko pa, yayariin ka tayo ng Diyos. Amen? Amen. So again, ang kwento dyan, yung positive naman dyan, bago tayo magtapos, hindi naman hindi sila inuubos eh. Inuubos sila in a way, pag tinignan mo, ubos eh. Pero may mga nakaligtas. Amen. Kaya nga hanggang ngayon, may Old Testament, sa palagi mo, sino nagsulat nito, nagbit-bit nito. May mga nagbit-bit nito. Amen. Kaya nakatating sa atin. So, ganun din ay even sa mga baptist, yung iba, ganito ginagawa. Parang napansin ko, kaya parang binibili yung mga, ano ba, mga pastong. Nag-aaral, nag-organize sila ng ganyan, mabulahin. Bandang huli, pag na-capture mo na yun, susunod na yun eh. Baptist Day, di ba? Ano yung Baptist Day? Huwag kang mag-international yung Baptist Day. Sikat na sikat si Abante. Pag sinabi niya hindi perfect ang King James, hindi perfect, sabi ni Avanti eh. Hindi perfect eh. O, ang dali mo na makapture. So kaya wag na wag tayong, yun ang ano ko sa mga pastor din, hindi sinasabi outward, hindi kailangan eh, hindi naman sa lahat ng ano eh. Pag ganyan ang level na, ina-expose na yan. So para yung mga tao, maalam natin, even mga abang Baptist, alam natin, maraming makakapture yan. Maraming makakapture ang kalaban dyan. Hindi man ligtas man, pero yung, alam nyo, yung practices nila, pigil na yung pagpapala sa kanila ng Diyos kasi may ibang naturo sa kanila, mayroon silang in-adapt. So tayo, kahit hindi tayo galing ako ko na, pastor, eh, paano yung mga baptist ko na pinagpapatay? O, inubos. O, baptist ka ba? May matitira pa rin. Amen? Anong kalooban ng Diyos? Amen? Pero madalas alam niyo sa Bible sinong nauubos. Basahin niyo sa Jeremiah. Yung tapat na lingkod ng Diyos, siya pa yung natira. Ginugutom na siya, kinulong siya, buhay siya eh. Patay yung mga nagano sa kanya eh. Ganyan ang prinsipyo ng Bible. Amen. Magtiwala ka lang ding mapatay ni patay parang si yung tatlong kaibigan ni Daniel. Kaya magtapat lang tayo. Amen. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. Shana, Mishael, Hananaya, Azariah, Mishael. Yung kanilang Shadrach, Meshach, Abednego. Okay, wala pa ng alas 11 ah. Okay, let's pray. Let's pray, Lord. Maraming salamat po, Lord. Mabigat po ang mensahe. Though hindi din siguro namin na bigay ng gano'n, patawarin po, Lord. But I pray na naintindihan po namin na mabigat ang yung judgment sa inyong mga kalaban, Panginoon. But especially kahit mga anak ni Panginoon,
Pag hindi kami nagtapat, ito po yung example lang, malinaw-malinaw. Sa inyong salita, Panginoon, sila po yung pinili nyo dati, nation. Sila po yung nagdebelde, therefore, katulad ng pinangako nyo sa kanila, sila yung nagdebelde, papalisin sila, patayin sila, Panginoon, even yung mga, minsan, mga horrible things nangyari po sa kanila, pati anak, mga babae, ay pinadasahan nyo, Lord. So, I pray na maging matalino kami, Lord, magkaroon kami ng tamang takot sa inyo, Lord. Hindi kami magwala, Panginoon. I pray na talagang doon po, Lord, minsan kasalanan. Tulungan niyo pong bawat isa, Panginoon. Magtiwala kami sa inyo, Lord. Lagay namin namin sarili, Panginoon, sa lugar, Panginoon. Katulad ng parang sinasabi kanina, fenced, Panginoon. Ito yung may bakod. So, nawa kami may bakuran namin ng bawat isa, ng panalangin. At sa church mismo, Lord, I pray na magstay ang bawat isa. Dahil di naman na napakahirap, Panginoon, pag wala na kami sa church. Wala nang papaalala, wala nang nakakamusta at least. Wala nang nanalangin. Pag kami po'y lumayo sa inyong salita, sa inyong church, Panginoon. So, I pray na batayin niyo pong bawat isa. Again, sorry po, Lord, sa mga kasalanan namin. Kaya panakalam yan. At lalo po kung kayo po'y nakikita niyo, Lord, o nakikita niyo sa amin, Panginoon, yung mga pagkukulang. Especially mga bagay naglalayo sa amin sa inyo, Panginoon, kung naman yan. Isa na alam din namin. But I pray na tulang yung bawat isa, Panginoon. Again, maraming salamat po, Lord, din yung binibigay ang kaparusahan na dapat sa amin talaga sa inyong kabutihan. But bigyan ang blessing, Panginoon, maging matalino yung bawat isa. Nakita namin yung every services lang, Panginoon, sa mga mensahe, Lord. Again, actually, nakungusap kayo sa amin at sa magandang paraan. In a very special way, Panginoon. Mali namin yung salita, Panginoon. Magtiwala sa inyo. Kailangan po, Lord, again, may salamat sa bawat isa. Datapat, akin mong preserve sa bawat isa, pamilya, mapatahan, Panginoon, sa aking trabaho, Panginoon. I pray especially, Panginoon, kay Ate Marivic, yung masakit, Panginoon, ang nagiging panalangin, si Kuya Ployland. Bawat sa Panginoon ay mahalin yung salita. Again, sa aming mga paghiwalay-walay, kami lang po yung patumbayan niyo pa, Panginoon. Kami po yung magitiwala sa inyo. Hanapin ang inyong katuwiran, basa, pray, fellowship sa bawat isa, Panginoon. Kailangan po, Lord, again, kaya mong balati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.